Magandang araw mga bata, muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Rachel Arpo. Sa pag-aaralan natin ngayon mga bata, tayo na sa unang linggo ng ating pag-aaral sa ika-apat na markahan. Ang ating asignatura sa araw na ito ay arts. So ano ba ba ating pag-aaralan tungkol sa pagiging malikhain? Layunin natin na matutuhan mo ang mga likhansining ng bawat pamayanan at ang mga kagamitang ginagamit upang lumikha nito. Okay. Mga bata, pag sinabi natin likhansining, ano ba ang likhansining? Ano ba ibig sabihin ng likhansining? So ito mga anak ay mga bagay na nilikha ng tao mula sa iba't ibang kagamitan na matatagpuan sa kanyang komunidad. Okay? Ito ginagawa ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. So, yun. So, kaya ito ay nagiging likhansining. Kung paano mo pagagandahin ang isang bagay na iyong nilikha. So, halimbawa, lumikha ka ng saranggola. Okay? So, kung paano mo ginawa yung saranggola na yon, saang gamit o anong mga gamit ang ginamit mo para makabuo ka ng isang saranggola. So, yon at nilagyan mo to ng makulay o mga masining na pamamaraan. So, yon kaya nagiging isang likhang sining. Okay? So, mga bata, doon sa gawain isa sa inyong ating module, diba nakalagay doon na sa gabay ng inyong mga magulang o nakatatandang kapatid ay suriing mabuti ang mga larawan at sagutin ang tanong sa inyong sagotang papel. So, ano ba yung unang tanong natin? Anong likhansining daw ang nakikita mo sa unang larawan? So, pagmasdan mo yung unang larawan. So, anong likhansining ang nakikita mo dyan? Yes, isang kabayo. Okay. So, number two, ano naman ang likhansining ang nakikita mo sa ikalawang larawan? O, anong likhansining ang nakikita mo? Anong larawan nakikita mo dyan? Very good. So, iyan ay isang bangka. Okay, para sa katanungan number three, ano sa tingin mo ang mga kagamitang ginagamit upang mabuo ang likhang sining na nakita mo sa unang larawan? So, nakita natin yung larawan ng kabayo. So, ano kaya ang mga kagamitan na nakita mo doon para mabuo yung kabayo? Very good. So, ito ay gawa sa pinatigas na papel o dyaryo. Okay, sa tanong ikaapat, ano sa tingin mo ang mga kagamitan ginagamit upang mabuo ang likhang sining na nakikita mo sa ikalawang larawan? Very good. So, ito ay gawa sa mga kahoy. Ngayon, mga bata, panghuling katanungan, ano sa tingin mo ang maitutulong ng mga likhang sining ng mga ito sa mga mamamayan sa lugar kung saan sila matatagpuan? Mahusay. So, ito ay nakatutulong upang maging kilala ang isang lugar dahil sa kanilang mga likhansining. Okay, kaya nga, tinan nyo yung paper mache. So, iyan igawa sa isang paper mache. Mga pinatigas na papel o dyaryo. So, iyan iginagawa sa Paite, Laguna. Kaya kilala yan sa Paite, Laguna. Okay? So, sa gawain pagkatuto bilang dalawa, ating pagsunod-sunod rin daw itong mga pamamaraan kung paano ginagawa o binubuo ang isang paper mache. Okay, so tingnan natin. Yan. So, una daw, punit-punitin ng maliliit ang lumang dyaryo at ibabad sa tubig ng magdamag. Tapos, hahanguin mong ibinabad na dyaryo, pigain at pagkatapos ay dikdikin at ilagay sa isang lagayan. Pagsamasamahin ang dinikdik na dyaryo at pandikit
at saka haluin. Pagkatapos, gumawa ng balangkas ng isang hayop sa pamamagitan ng alambre o binalumbong na dyaryo. Panlima, talian mo ang bahagi ng katawan upang manatili ang mga hugis at patuyuin ito sa isang kahoy. Pang-anim, balutan mo ng dinikdik na dyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop at ihugis ng maayos at makinis. Tapos, patuyuin ang hinulmang hayop at pinturahan. So, yan ang pamamaraan kung paano tayo gumagawa ng paper mache. Okay, sa gawain pagkatuto bilang tatlo, gumuhit ng sarili mong disenyo ng bangka o native boat. Maging malikhain at gawing makulay ito. So, sa iyo sagutang papel, mga bata, dumrawing ka ng bangka. So, nasa sayo na kung paano mo iguguhit ng maganda ang iyong bangka sa pamamagitan ng sarili mong pagiging malikhain mo sa iyong pagguhit. Pwede mo itong gamitan ng kulay o gamitan mo ng mga pamamaraan mo kung saan maipakikita mo ang iyong pagiging malikhain. At sa gawain pagkatuto bilang apat naman, mga bata o mga anak, makikita nyo sa ibaba ang larawan ng saranggola. So, gumawa ka ng saranggola sa tulong ng iyong mga magulang. Gumawa kayo ng saranggola. Okay? At ipakita mo, gusto mo, i-video mo kung paano kayo gumagawa ng saranggola. Okay? At pagkatapos mong gumawa ng saranggola, ay sagutin mo ang mga pamantay, ang mga tanong na to. Okay? Nagpamalas ng pagiging malikhain sa paggawa ng saranggola. Nagpamalas ka ba na ipakita mo ba ang iyong pagiging malikhain habang ginagawa sa paggagawa mo ng saranggola? Kung mahusay ang iyong pagkagawa, lagyan mo ng check yung napakahusay. Okay? Kung mahusay lang naman, edi kung ano yung sa palagay mo na naipakita mo sa paggawa mo ng saranggola, yun ang lalagyan mo ng check. Ikalawa, nagamit ng wasto ang mga kagamitan. Okay, nagamit mo ba ng wasto ang mga kagamitan na kailangan mo sa paggawa ng saranggola? At sa ika-tlong tanong, nilinis ang lugar na pinaggawaan ng saranggola. O ikaw ba ay basta na lang gumawa at iniwanan mo na? O nilinis mo muna ito pagkatapos mong gumawa ng saranggola? So yan, mga bata, lalagyan mo ng check kung ano yung angkop na nagawa mo habang ginagawa mo yung saranggola. Okay? Ngayon, kung tapos ka na doon, ay disagutan mo na itong huling gawain. Punan ang tamang sagot ang patlan sa pangungusap upang makabuo ng angkop na konsepto o idea tungkol sa aralin. So, ating sagutan. Ang mga likhansining ng bawat pamayanan ay nakikilala sa pamamagitan ng mga ginamit na iba't ibang bagay mula sa kanilang pamayanan. Yan. Okay? So, ngayon, ako'y magpapaalam na sa inyo at magandang umaga muli sa inyong lahat. Makita-kita tayo sa susunod nating aralin. Paalam, mga bata!